Kira lah, Bu, magandang araw sa atin mga bossing. Ngayong araw meron po tayong Barako 175. So yung reklamo ni customer kasi dito is mahirap siyang paandarin, ano? So tingnan natin yung gagawa natin solusyon. Malinis muna natin yung kanyang carburetor and tuning na rin natin para matesting natin kung may problema talaga yung carburetor niya. So una natin gawin at tanong natin yung cover ng cleaner box. Then yung ayan, yung tatlong bolt na nakakapit doon sa mismong air cleaner. So para mas madali nating matanggal yung carburetor sa manifold, tanggalin natin yung tatlo. Mas madali kasi siyang tanggalin, hindi mo na kailangan magbarsa para lang matanggal. So tanggalin din natin yung clamp na yan ng air cleaner box. Sunod naman na yung ating clamp ng manifold. Okay, so tanggalin natin yan. Load lang mga bossing. Then konting hila lang. Ayun, okay. Then tanggalin natin yung mga hose. Ayan. So tanggalin natin, tanggalin natin yung piston ng ating carburetor. Isa kasi medyo matigas yan, so bigyan natin ang konting tuktok na screw para lumuha. At ayun, tanggal na nga, ano? At ayun, cleaning naman tayo mga bossing. So tatanggalin natin yung apat na screw para sa cover ng ating carburetor. So isa kasi napakatigas yan. So gumagamit pa kami dyan minsan ng bala ng impact at saka T-wrench na 8 para lang matanggal yan. So sa situation nyan, medyo malambot naman siya, so madali siyang buksan. Okay, nasa kasi pagka medyo matatagal na, magaganit. Ayan, tanggal na natin yung cover at kasi natin medyo malinis pa naman, ano. So gagawin na lang dito natin is mamaya patalinis natin. Silitan pa natin mahangin yan. Tuning na lang at pinakamagalin yan. So tanggalin natin yung pinaka nakasuklot dun sa kanyang float valve. Sa kanyang floater. Ayan. So tanggalin natin yung floater. Ayan. Yung kanyang pinaka float valve. Ayan. So yung float valve minsan titingnan nyo rin yung pinaka dulo kung mayroong huyo. Kasi minsan kaya nakakaroon ng overflowing yung ating carburetor. Kasi meron ng tama yung dulo ng ating float valve. So tanggalin natin yung slow jet. So yun yung ano, sa minag ng ating motor. So baka mamaya may ano yan, may book, may barado. So hangin na natin yan mamaya. So next natin tanggalin dyan is yung ating main jet. So yung isa dito sa pinaka-importante sa carburetor ng Barako. So pinaka-importante nyo dyan tatanggalin yung kanyang air screw. So ayan, tanggalin na natin yung choke na. Yung kanyang air screw. Kasi kung hindi mo rin siya tatanggalin, hindi mo rin siya matatiming na ayos. Kasi kaya minsan, kaya lang namin nililinis yung carburetor is para magalaw ng ayos yung air screw na yan. So gamit kayo dyan ang flat screw na medyo yung sakto lang doon sa pinaka butas ng kanyang air screw na yan.
So ingat din guys kapag iikot nyan sa paglalabas na huwag tumama yung dalawang gilid ng ating plates ko para hindi masira yung thread ng ating screw. So itong carburetor na to, okay pa naman, medyo hindi pa siya ganun katigas. So siguro gawa tayo ng isa pang video pagka meron na tayong dumating na customer na medyo mahirap tanggalin yung air screw niya. So isa pa rin niya sa issue ng barako, ano. So ayan, bali yung air screw natin, naglalaman niya ng bali tatlo, ano. Ayan yung kanyang o-ring. Yung o-ring nasa pinakadulo ng ating air screw. Ayan, sinitin niya, ano. So mamitang o-ring, washer, spring. So yan yung pagkakasunod-sunod yan pagka tinanggal nyo. So tatanggalin nyo yung tatlo na yan para mamaya pa kung maghahangin ko yun, hindi siya pumalsik pagka simulitan nyo na dyan ng hangin doon sa may parting slow jet nya. So ayan, makabosin nyo ating air screw. So cleaning time na tayo dyan. Simulitan lang natin ng gasolina. So may budget naman kayo, meron naman kayo dyang pambili ng carburetor linear. So mas maganda yun, ano. So sabi kasi, ganyan lang ginagamit namin kasi may hangin naman, ano. Ayan, kung mapapasin nyo, kabalsik yung silik ng gasolina. So ibig sabihin, okay yun. So ang ginagawa kasi dyan minsan, sisilipin din natin yung butas ng ating slow jet at saka nung ating main jet. Kung may butas, ay tapat nyo sa maliwanag na parte, makikita nyo yung butas, ano. So kung walang butas, gagamitan natin ng medyo manipis na wire. So natin siya doon sa mga butas ng ating mga main jet at ng ating slow jet. Ayun yung ating floater. So dyan tayo kumukuha ng adjustment pagka nakakaroon ng overflow. Gawa tayo ng ibang video para sa mga issue pang iba ng carburetor. So sa ngayon, cleaning and tuning lang muna tayo. So gawa tayo siguro ng part 2, ano. Medyo mahaba kasi pagka yan. So sirit-sirit lang tayo ng hangin doon sa mga butas ng ating carburetor. So medyo malinis pa naman yung carburetor, so hindi na natin siya binras. Sirit-sirit lang tayo ng gasolina at saka ng hangin. So ito, papakita ko sa inyo mga bossing. Mapapansin nyo, ayan, kitang-kita yung makikita nyo dyan yung bawat butas yung tatlo na yan. Yung jet, slow jet, at saka yung air screw. So kailangan yung tatlo na yan, makita nyo yung butas, ano. Okay, buhay nyo naman natin yan. Unahin natin yung main jet. Then ayan yung ating slow jet. Wait lang. Ipit lang na wag. Siguraduhin nyo lang na mahigpit, ano. Kasi minsan nagkakaroon ng problema. Minsan hindi nahigpitan. Nag-vibrate. So pumapatak siya dun sa pinaka-order ng carburetor. Ngayon ang nangyayari, nakakaroon ng problema yung paganda nga, minsan ayaw mandar, ayaw kumain. So bisyo lang ang ipit sa ating pagkakaipit sa ating mga subject na hindi talot na sa loob ng carburetor natin. Nilagay na ulit natin yung choke. So buuin na ulit natin yung ano, yung kanyang air screw. So spring, washer, then yung kanyang o-ring. Misa pagka matagal na yung carburetor, misa nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga rebaba yan. So pinaka the best na pagka niya yung o-ring para mag-fit kasi so, misa sobrang tagal pumapagana yan. So mahirapan na kayo magpasok. Ayan.
Hindi ko lang malagyan dyan ng eskwela, dapat may lang siya. Pero ginagawa ko naman kasi sa ganyan pagka katapos namin kinisan. So, sinisilitan din pa rin namin yan ang WD-40. So, isang malaking tulong sa karburador ng air screw niya para hindi siya mag-stack up. So, isasagad niyo muna yan, yung air screw na yan. Hanggang sa makikita niyo dyan sa parte na yan na may butas, lalabas yung pinakadulo ng kanyang air screw. So, malalaman niyo sa ganyan. So, syempre, kasagad niyo yung pihit niya, medyo matigas na. Makikita niyo na yung pinakadulo. So, antayin niyo nga, mga bossing, tingnan niyo maigi. Ano ha? Doon lang tayo sa basic. Kalahati. Isa. Isa kalahati. Dalawa. Dalawa kalahati. Tatlo. Tatlo kalahati. So, yan yung pinaka regular na timing ng carburetor natin pagka nilalabas sa kasa. Minsan na minsan tatlo ganyan. Pero pinaka regular na experience talaga namin dyan is 3.5. ano, so yung bilang mga bossing, ayun, ganyan natin yan, float bulb na yan. Minsan kasi, ang dami kasi yung kasi nagtatanong, paano ba ang tamang bilang pagka nagtatanging. So mamaya, apat, meron pa tayong isang ano dyan, pakita ko din sa inyo, pa paano yung pag-tuning naman. Okay, lagay na natin yung floater, tsaka yung float bulb. Okay, yun yung timing ng kanyang floater. Nasa gitna lang. Na natin yung cover ng carburetor. Okay. So, pagkakabit naman, so dito kasi hindi ko na na-video yung pagkakabit kasi medyo dumami na yung cost na namin, nagsunod-sunod. So, ang ano lang naman kasi sa pagkakalas ng carburetor is, syempre kung paano mo kinalas, ganun mo lang din siya kakabit. So, kung mapapansin nyo yung mga susunod na video na dyan, unreverse ko na lang yung video. Ganun lang din naman yun. So, kung paano mo siya ikinabit, ay kinalas, ganun mo lang din siya ibabalik. Apat na bot. Sundan nyo na lang yung video kung minsan medyo malilito kayo kung alin yung mga pagkakasunod-sunod na. So, ayan. Meron akong ginawa kasi dito na pang-timing. So, ang style ng pagka-timing ko, ayan. Ang kita nyo naman sa picture. Nakaganyan. So, lagay kayo ng basahan doon sa may parting magneto or block para hindi kayo mapasok. Kasi usually, pag nagtatiming yan, syempre, dapat medyo mainit. Mga 2 to 3 minutes na nakanda. So, regular tayo. Yung timing natin is 3.5, di ba? So, hindi ko na video kasi yung actual. Pero, ito, mapapakita ko sa inyo, mas malinaw yung pag-style ng aking pagka-tuning. So, ano na lang natin na nakakabit siya sa carburetor. So, 3.5 yung pinakasukat na kanina. So, ang gagawin niya, pag-tuning yan, tataasan niyo muna yung kanyang minor. Ano? So, yan kasi yung air screw dyan natin itatiming. So, tinetesting ko lang dyan kung kayang iikot ng kamay. Meron kasi minsan, natanggal na natin, yung kabit na, hindi pa rin siya gumaganit pa rin, ano. So, ayan. So, itaas nyo lang yung minor habang na-under yung motor para makuha nyo yung tamang fuel and air mixture ng inyong carburetor. So, taasan nyo lang medyo konti para makita nyo yung response ng carburetor. So, syempre, mataas yung RPM. So, igalaw nyo siya, paikot, palabas. So, yung palabas, laging pakaliwa. Ayan. Hanapin nyo yung pinakamataas na RPM ng inyong motor. So, kapag tumaas na yung RPM ng inyong motor, sa susunod na ikot nyo, dahan-dahan lang ang pag-iikot nyan, biglang babagsak yan. So, ibig sabihin,
labis na yung hangin. So, gagawin, ibabalik mo ulit dun sa pinakamataas na RPM ng inyong motor. So, ganun po yung pagka-timing, ano? At pag na-hit nyo na po yung pinakamataas na RPM ng inyong motor, ayan, ibalik nyo na sa standard na RPM. Ang hahanapin lang po natin dyan is yung pinakamagandang timing ng air and fuel mixture ng inyong carburetor. Okay? Timing.